Kabanata 249. Jado Morales. Nakahinga ng maluwag si Cyrus sandaling iyon na pagtanto na nagsisimula nang maniwala si Margo sa kanyang sinabi lang. Kaya niyang, sa wakas, matagumpay na makalayo kasama. Ganun pa man, hindi niya alam na ang kasinungalingan niya lang pala. Gawa-gawa lang ni Cyrus ang kasinungalingan. Ay hinawakan Margo ang kamay ni Cyrus. Batid ni Margo na hindi nagmula si Cyrus mayaman at kilalang pamilya at iyon, kung ihahambing. Sa karamihan ng kanyang mga kaedad sa kolehiyo, isa siya sa mga mahihirap na estudyante sa kanyang klase. Hindi alintana, pagkatapos. Isinasaalang-alang ang iba't ibang mga kadahilanan, dumating si Margo sa buhay ni Cyrus ay hindi kasing inutil ng lahat iba ang itinuring na siya. At least, naging magaling si Cyrus. Tulong kay Margo sa maraming pagkakataon. Sa bawat oras, hindi niya kayang lutasin ang problemang niya. Noon, si Cyrus ang nakaisip ng solusyon para dito. Sa huli, naranasan ni Margo ang pakiramdam ng katahimikan sa tuwing nasa paligid si Cyrus. Tila na pagtanto niya isang taong napakahalaga sa kanya. Saglit na tinitigan ni Margo si Cyrus kanina tumugon sa mahinang boses. Cyrus, ibinigay mo na tinulungan ang aking pamilya sa pagkuha ng ganoong kabigat na utang, paano may balak ka bang harapin ito? Saan mo kukunin ang pera? Ang 5 milyon ay hindi ganoon kahalaga sa halaga, huwag. Sa tingin mo. Natigilan si Cyrus sa tanong ni Margo bilang hindi niya ito binigyan ng anumang pag-iisip, sa pagsasaalang-alang ng katotohanan na ang pera ay hindi na isang isyo para sa kanya ngayon. Kaya naman, nawalan siya ng malay at sumagot. Mahina pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, hindi pa. Iniisip kung paano ko ibabalik ang pera, ngunit huwag. Mag-alala. Gagawin ko ang lahat para kumita ng mas maraming pera at bayaran si Christer sa lalong madaling panahon. Okay, pero hindi mo dapat masyadong eye pressure sa iyong sarili. Ang aking kumpanya ay gumagana ng maayos, kaya naniniwala ako. Magsisimula itong kumita ng napakabilis. Kapag meron na tayo ang mga pondo sa company, ang pagbabalik ng pera ay hindi dapat masyadong mahirap, sabi ni Margo kay Cyrus mataimtim na tono. Sige, cool, sumilip si Cyrus kay Margo direksyon bago tumango. Sa sandaling ito, nagsimula ang cellphone ni Margo. Nagri-ring. Mabilis niyang kinuha iyon para tingnan at sumagot sa mahinang boses, "Hey, Abby." "Margo, asan ka na?" "Nakarating na ako." "Hollandead Town." Boses ni Abby sa kabilang banda dulo ng linya. "Nandito ka na. Ang bilis naman. Sandali lang ako. Go and pick you now." Mabilis na sagot ni Margo. "Sige, hihintayin ka namin ni Jada sa istasyon ng tren." Tugon ni Abby, puno ng kagalakan. "Sige," isang maikling tango si Margo at ibinaba ang telepono. Lumingon siya kay Cyrus at sinabi, "Si Abby." At nakarating na si Jada sa istasyon ng tren. "Sumama ka, Cyrus. Tara na at kunin natin sila." "Jada," natigilan si Cyrus sa narinig. Ang pangalan, mukhang naguguluhan. "Oo, Jada. Nako, hindi mo naman siya nakikita, diba?" Ang kanyang pangalan ay Jada Morales, at siya ay aking pinsan, ang anak ng isa ko pang tiyahin. Noong ako ay mas bata, sina Abby at Jada ang aking pinakamalapit na kaibigan sa loob. The Suarez family, dahanda ang paliwanag ni Margo. Ang pagkaunawa na ang pamilyang Suarez ay, sa katunayan, napakalaking pamilya ang nag-iwan kay Cyrus na parang walang magawa. Kaya maikling tugon lang niya. "Nakita ko, nahanap niya ito hamon na subaybayan ang lahat ng kanilang mga pangalan mula noong Margo nagkaroon ng napakaraming kamag-anak. Noong nakaraang araw, 2 ang nakilala ni Cyrus. Mga babaeng laban kay Margo ang pinakamatandang tiyahin ni Margo. Kate, at ang kanyang anak na si Emma. Ngayon, pupunta siya. Makilala ang isa pang babae na nagngangalang Jada. Kung sasabihin ang katotohanan, nahirapan si Cyrus na masanay. Na-curious siya kung ano ang personalidad ni Jada tulad at kung paano siya kumilos.
Sana talaga mabait siya. Kung si Jada ay kasing bongga ni Abby at Emma, siya magiging isang tunay na sakit sa leeg para kay Cyrus. Sige, Cyrus, tara na, hinaila ni Margo si Cyrus palabas sa kwarto. Mahinang boses nang mapansin niyang nakaupo siya roon si Cyrus tulala. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang pitaka at akmang lumakad. Umalis, kay, tumango si Cyrus at sinundan si Margo palabas ang silid. Makalipas ang humigit kumulang 10 minuto, sina Cyrus at Margo. Dumating sa pasukan ng tren ng Hollandian Town Station. Bago bumaba ng sasakyan si Cyrus ay napansin niya si Abby. Naghihintay sa kanila sa harap ng gate. She looked absolutely stunning in the dress that suot niya ngayong araw. Upang ilagay ito ng mas tiyak, siya ay palaging kaakit-akit hanggat nagawa niyang panatilihin siya isara ang bibig. Sa kabila noon, ang damit na suot niya ngayon tinulungan siyang magmukhang mas kaibig-ibig. Siya nilagyan ng aksesor ang kanyang outfit ng isang pares ng puting T**** at isang maikling pink na palda na nagpapakyut sa kanya. Naka-estilo at kaibig-ibig. Nakatayo sa tabi ni Abby ang isang binibini na naglabas ng aura ng pagiging sopistikado. Nakasuot siya ng itim miniskirt na tumambad sa kanyang slim at fair legs sa isang pares ng pinong kristal na mataas na takong, kasama ng isang puting na naka-highlight ang contours ng kanyang mga dibdib at ginawa mukhang mas balingkinitan ang dewang niya. Though it appeared na mas hot yung babae at mas makapijal hiningang kaysa kay Abby, si Cyrus pa rin naisip na si Margo ang pinakakaakit-akit sa mga tatlo. Marahil ay dahil sa pagmamahal nito sa kanya. Abby, Jada, agad namang lumabas ng sasakyan si Margo nang makita niya ang dalawang babae at winawagayway ang sa kamay niya tuwang-tuwa. Sina Jada at Abby ay sumama kay Margo sa kanyang sasakyan, kung saan sinalubong ni Abby si Margo ng yakap na maypit at sumigaw, "Margo, sobrang tagal na nung huli tayong nagkita. Namiss mo ba ako?" "Siyempre," nakangiting sagot ni Margo, then she ibinaling niya ang ulo niya kay Jada at napasigaw kasama. "Delight, hi, Jada. Namiss din kita. Hi, Margo. Naging payat ako haring bayaran ka ng bumisita sa Solbury, ngunit hindi pa ako nagkaroon ng pagkakataon. Salamat sa kaarawan ni Lolo, sa wakas ay makikita na natin." Isa't isa ulit, napangisi si Jada mula tenga hanggang tenga. "Jada, dapat manatili ka rito ng ilang araw pa. Ipapakita ko sa iyo ang paligid, at maaari tayong magsaya ng magkasama." Nakangiting sabi ni Margo. "That's for sure. This time, hindi ako aalis hanggat hindi ka mainas ka sa akin," sabi ni Jada. "Kung gayon, maaari kang manatili dito magpakailanman." Nagtawanan ang mga babae at sabay niyakap ang isa't isa. Higit pa. Sa sandaling ito, lumabas si Cyrus. Sasakyan ni Margo. Nagulat si Jada nang imulat niya ang kanyang mga mata kay Cyrus, at hindi niya maiwasang magulat. "Sino ito?" mahinang tanong niya kay Margo. "Nako, Margo. Bakit mo dinala dito si Cyrus? Anong ginagawa niya dito?" Kinurot ni Abby ang labi niya at sumigaw. Mukhang sobrang dismayado, bago pa masabi ni Margo. "Kahit ano bilang tugon. Abby, kilala mo rin ba siya?" tanong ni Jada. Nakangiti si Abby. "Oo naman. Kilalang kilala ko siya. Kay Cyrus siya fiancé, kilala rin bilang ang pinakawalang hiyang lalaki sa mundo," napahiyaw si Abby. "Tumigil ka nga sa pagsasalita ng kalokohan, Abby," niniting siya ni Margo. Kilay at saway kay Abby. With that, agad na tinakpen ni Abby ang bibig niya sa isang manipis na linya at tumigil sa pagsasalita. "Siya ang fiancé mo," namilog ang mga mata ni Jada. Pagtataka habang iginala niya ang kanyang mga mata sa buong Cyrus sa nagmamadali at sinuri siya ng maigi. Ginugol ni Jada ang karamihan sa kanyang pagkabata kasama si Margo. Alam niya kung anong klaseng babae si Margo. Hindi maintindihan kung bakit nagkakagusto sa kanya ang isang talunan. Papayag na makipagtipan sa isang katulad talunan. Kabanata 250. Nagsisinungaling si Cyrus.
Nagulat si Jordan ang una siyang makasalubong Cyrus Hollandian Town sa pasukan sa istasyon ng tren. Mababatid niya mula sa kung ano siya. Nakadamit na hindi siya mula sa isang mayayaman background at nahirapan akong paniwalaan na si Margot ay engaged sa kanya. Si Jada, gayunpaman, ay hindi isang walang muwang na batang babae. Abby. Hindi siya kailanman magpapakita ng anumang senyales ng kanyang emosyon sa mukha niya, kahit na nabigla siya. Cyrus, hello. I'm Jada, Margot cousin and also future cousin-in-law mo, sabi niya habang inaabot niya kamay at nakangiting bati nito. Ikinagagalak kitang makilala. Ito ay walang anumang pag-aalinlangan na si Jada ay, sa punto sa katunayan, isang kahanga-hangang babae. Isang pangungusap lang niya. Sapat na para mapalapit siya kay Cyrus. Si Cyrus tila may panandali ang tingin. Nagulat siya nang magpakilala si Jada. Natuklasan niya na hindi siya lumilitaw na may tumatangkilik sa loobin patungo sa kanya sa anumang paraan. Sa halip, siya ay pala kaibigan at mabait sa kanya. Kaya, na may malaking ngiti sa kanyang mukha, binigyan ni Cyrus si Morales. Matatag na pakikipagkamay. Nice to meet you to, Jada. Naging pagalit ang ekspresyon ni Abby habang nakatingin magkaibigang magkakaibigan sina Cyrus at Jada. Yung mata niya nakatingin sa kanilang mga kamay, nakakulong pa rin sa pakikipagkamay. Cyrus, bitawan mo. P**** Gusto mo bang gumawa ng move on, Jada? Nagulat si Cyrus, at mabilis niyang binitawan ang sa kanya humawak sa maselang at maamong kamay ni Jada. Isang kurap nang bumakas sa mukha niya ang kahihiyan. Lumingon si Margot kay Abby at binigyan siya ng mahigpit tingnan mo. Sinaway niya ito sa mahinang boses, kahit na ano. Abby, si Cyrus ay palaging magiging pinsan mo. Panoorin ang tono mo kapag kausap mo siya, kahit paano sobrang hindi mo siya gusto. Emph. Wala akong cousin-in-law na katulad niya. Sagot ni Abby na halatang hindi nasisiyahan habang nakaawang ang mga labi at nag-cross arms. Abby, pinandilatan siya ni Margot, na wala nang sasabihin. Gayunpaman, alam niya na ang dahilan ni Abby kaya prangka na siya ay bata pa at hindi pa ngunit nabuo ang kakayahang kontrolin ang kanyang damdamin. Siya. Napakagalit kay Cyrus dahil lang sa kanya. Naniniwala na hindi siya sapat na mabuti para kay Margot, at naawa si Abby sa kanya. Hindi tulad ng T**** na si Emma, na sinadyang ilagay si Cyrus sa isang nakakahiyang posisyon. Kaya naman hindi niya talaga masisisi si Abby. Ngayon, malaki ang naging opinyon ni Margot tungkol kay Cyrus nagbago dahil sa mga kamakailang kaganapan. At alam na alam niya Cyrus hindi isang aksaya ng espasyo sa kabila ng kung ano ang mga tao iniisip siya. Ngunit alam din niya na hindi iyon mangyayari madaling ipaliwanag ang sitwasyon kina Abby at Jada, kaya siya nagpa siya naihinto ang pakikipagtalo kay Abby at itinago ang kanyang bibig isara. Nilingon niya si Jada, hindi na siya pinansin pa Abby, at sinabing, kumuha tayo ng makakain, Jada, at ihahatid kita pabalik sa hotel pagkatapos. Ano ang gagawin mo sabihin? Great. Ikaw ang host dito, kaya susunod na lang ako sa iyo lit. Tumango si Jada, nakangiti ng husto. Sige, alam ko lang yung lugar, balik ni Margot ngiti ni Jada at tumalikod. Siya ay papunta patungo sa kanyang Mercedes-Benz. Sundan mo ako. Kahanga-hanga. Sa wakas ay makakakuha na ako ng makakain. Oh, nagugutom na ako, masigasing si Abby pagkatapos niyang matuto. Nasa restaurant sila kakain kanina. Pagpunta kahit saan pa, isang kompletong pagbabago mula sa kanya. Kilos ilang segundo lang ang nakalipas. Mabilis niyang sinundan si Margot. Papunta sa sasakyan, kumikinang ang mga mata niya sa tuwa. Hindi nagtagal, nakuha ni Cyrus at ang tatlong babae sa Mercedes ni Margot. Dahil hindi masyadong pamilyar si Cyrus. Hollandian Town, kinuha ni Margot ang gulong habang siya ay nakaupo ang upuan ng pasahero ng kotse. Umupo si Abby sa backseat, nakatingin sa likod ni Cyrus. Biglang may pumasok sa isip niya, at may naguguluhang ekspresyon, tinanong niya si Cyrus tungkol dito. Cyrus, sarado ang bar noong araw na iyon, ngunit kailangan mong umalis. In. May part-time job ka ba doon? Part-time job, napakamot ng ulo si Cyrus. Naguguluhan na tanong ni Abby. Yes, remember. Napilitan ang lahat na umalis Bitenya Hot Spring noong araw na nabangga kita doon, ikaw pa nagagawa mo pa rin pumasok sa loob. Dapat nagtatrabaho ka there, right? Tanong ulit ni Abby.
Siya ay nasa ilalim ng impresyon na walang gusto si Cyrus ay hindi kailanman magiging mahalagang bisita ng sinuman. Pagtatatag, lalo na hindi sa Bethany Hot Spring mga burol. Isang lugar na napakagasta sa Solbury na tanging ang kayang-kaya ng mayaman. Hindi, pinadalhan ako sa isang piging. Cyrus sumagot ng totoo. Nagulat si Abby. Nakatanggap ka ba ng isang imbitasyon sa handaan? Baka sa mukha niya medyo malinaw kung paano hindi ka panipaniwala itutunog sa kanya. Pagkatapos tinusat niya ang malalaking mata niyang puno ng tubig at pinandilatan siya pabalik. She shouted, "Stop lying, Cyrus! Alam mo ba anong uri ng lugar ang Bethany Hot Spring Hills? Paano? Maari bang maging kwalipikadong dumalo sa isang piging ang isang tulad mo doon? Kahit ang tatay ko ay hindi nakatanggap ng imbitasyon, lalo pa. Ikaw. Ano bang meron ang tatay mo na hindi imbatado? May kinalaman ba ako sa pagdalo sa isang piging sa Bethany Hot Spring?" Tumalikod si Cyrus sa hindi karaniwang kalmadong tono. "Ikaw," biglang napadila si Abby, kaya niya hindi mahanap ang salita upang ipahayag ang kanyang sarili, ngunit pagkatapos ay siya sumigaw, "Pinasakit mo ako." "Oo naman, maaari kang maging mahirap ngunit sa least may dignidad. Paano ka naging ganyan walang hiya? Kawawang Margo, bakit kailangan niyang magpakasal? Ikaw. Kapag nakilala ko ang lolo namin, sasabihin ko sa kanya lahat at ipaalis sa kanya ang iyong sarili engagement." Nagdilim ang ekspresyon ni Margo habang nakikinig bulyo ni Abby. Kumunat ang noo niya at sinaway siya, "Abby, tigilan mo na ang pag-arte na parang bata. Bakit mo ako sinisigawan, Margo?" Si Cyrus ang isa na puno ng S**T. "Balita ko nag-host si Bethany Hot Spring Piging para sa napakahalagang mga bisita sa araw na iyon. Mga taong maaaring dumalo sa party ay lahat ng big shot sa Solbury. Paano pwede bang pumunta doon si Cyrus? Malamang isa lang siya waiter dyan," angal ni Abby na nagtatampo ang mukha. Tumawid siya ang kanyang mga braso at tumingin sa labas ng bintana, nakapout. "Hindi nagsisinungaling si Cyrus, Abby. Hindi ako in the least nagulat siya na makakapunta siya sa dinner party sa Bethany Hot Spring. Bakit? Seryoso. Ano ba ang katangian niya to attend it?" Napailing si Abby sa narinig Margo, at baka sa kanya ang pagkalito magandang mata. Dahil sina Cyrus at Priester, ang CEO ng Bethany Hot Spring Hills, ay magkaibigan. "Kaya naniniwala ako na dapat maging ganap na natural para kay Cyrus na maimbitahan sa dinner party," matiyag ang paliwanag ni Margo. Sikat ang Bethany Hot Spring Hills Villa sa Solbury, at halos alam ng lahat ang tungkol dito pag-iral. Sa makatuwid, tiyak na alam ni Ivory ang katotohanan na si Krister ang CEO ng Bethany Hot Spring Hills, at batay sa kanyang bagong natuklasang kaalaman sa ang koneksyon ni na Krister at Cyrus, kinausap niya kanya. Matapos marinig ang paliwanag ni Margo, si Jada, na naging tahimik simula pa lang, hindi napigil ang lumingon. Tumingin kay Cyrus. Napukaw ang kanyang kuryosidad. Parang kakaiba ang naging kaibigan ni Cyrus ang CEO ng Bethany Hot Spring Hills sa gayong kabataan edad, kaya naghinala siya na maaaring may itinatago ito. Pagkakakilanlan na hindi nila alam. "Oh my God, Cyrus, napakalaking sinungaling mo. Paano dare you tell Margo kilala mo ang CEO? Isa ka lang. Paulunan na tao. Paano mo makikilala si Song kasing halaga niya? Dapat ikahiya mo yourself." Pumutok ang galit ni Abby habang tinuturo siya daliri kay Cyrus. Kabanata 251. Ang Harp Club. Hindi maintindihan ni Abby ang sinasabi ni Margo sa kanya, ni hindi niya maisip kung ano ang nangyayari. Kahit na. Matapos marinig ang paliwanag ni Margo ay mas pinili niya naniniwala na nagsinungaling si Cyrus kay Margo at ito nga ang dahilan kung bakit niya naisip na kaibigan niya ito Krister sa halip na maniwala na si Cyrus ay isang natatanging tao. "Abby," tawag ni Margo frustrated na tono. "Margo," putol ni Abby na naiirita. "Paano ka magiging kaya walang muwang? Paanong posible pa ang isang talunan tulad ni Cyrus upang makilala si Krister? Sino sa tingin niya, ay malinaw na nagsisinungaling siya sa iyo. Huwag magpaloko, siya. Hindi, Abby. Hindi nagsinungaling sa akin si Cyrus. Siya talaga sinusubukan pa rin ni Margo magpaliwanag kay Abby, gayunpaman, biglang hinayla ni Cyrus ang manggas niya, at mabilis siya ibinaling ang ulo para tingnan siya.
napansin niya na siya iyon kumikislap sa kanya, senyales na ihinto niya ang paksang ito. Ngayong tumigil na si Margo, lumingon si Cyrus tumingin pabalik kay Abby at sinabing, "Tama ka. Nagsinungaling ako. Ako hindi ko kilala si Krister. Noong araw na iyon, nagpunta lang ako para sa isang panayam, at iyon lang. Hindi ako importanteng bisita." Emph, isang napaka-proud na huff ang tugon ni Abby matapos marinig ang pag-amin ni Cyrus. Tapos, nag-smirk siya. Margo matagumpay na sinabi, "Narinig mo ba kung ano siya sabi, Margo?" Inamin niya. Nagsinungaling siya sa amin. Kita niyo, paano may kakilala siyang katulad ni Krister? Imposible lang yun. Lahat tama, napabuntong hininga si Ivory at napailing pagbibitiw, hindi alam ang sasabihin. Dahil sa wakas ay tapat ka at inamin mo na ay nagsisinungaling, Cyrus, hindi na ako makikipagtalo sa iyo. At hindi ko rin sasabihin sa iyo kay Lolo mula noong minsan did Margo favor. Inilapit ni Abby ang ulo niya sa gilid at mayabang na wika ni Cyrus. Salamat, mataray na sagot ni Cyrus. Wala siyang balak makipagtalo kay Abby. Mga bagay na ito. Ito ay isang kompleto at lubos na pag-aaksaya ng oras. Aside from that, kahit papatunayan niya na siya tunay na kilala si Krister at pinaniwalaan siya ni Abby, hindi magbibigay ng anumang layunin. Sa halip, ito lamang nagdudulot sa kanya ng hindi kailangang gulo sa huli. Kaya, naniniwala siya na mas mabuti kung kakaunti ang mga tao alam ang kanyang koneksyon kay Krister. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Basta tandaan mo, huwag mo nang uulitin. Kung maglakas loob kang magsinungaling muli sa hinaharap. Oo, makikita mo, napuno ng saya si Abby ng mga sandaling iyon. Bilang isang. Sa totoo lang, wala siyang intensyon na gawin nakakahiya kay Cyrus. Tumanggi lang siyang maniwala tinanggap si Cyrus bilang isang mahalagang bisita sa Bethany habang pinapaalis siya ng mga tauhan. Ito ay isang sampal sa kanyang mukha, at kung totoo ang sinabi ni Cyrus, it would make her seem like a joke, lalo na't siya mababa ang tingin sa kanya. Kaya naman napakatigas ni Abby sa pagkuha hanggang sa ilalim ng bagay na ito gayunpaman. Hindi niya inaasahan na ang mamumuhunan ng natagpuan ni Cyrus para kay Margo ay walang iba kundi si Jonathan Gibbs. Isang kilala at maimpluwensyang figure sa hindi na dapat magtaka si Cyrus ay naging kaibigan ni Krister mula noong siya. Kilala na niya si Jonathan. Si Jada naman ay tahimik lang. Sa buong pag-uusap, umupo siya sa tahimik sa backseat at nagmamasid at nakikinig kina Abby at Cyrus. Si Jada ay isang babaeng may pambihirang katalinuhan. Bagaman inamin ni Cyrus na nagsisinungaling siya, siya nadama na ang mga bagay ay hindi kasing simple ng sinabi niya, paghusga mula sa ekspresyon ni Ivory noon. Sa kabila nito, walang idinagdag si Jada sa paksa, ngunit pinanatili niya ang kanyang ngiti sa kanyang mukha. Napatingin siya kay Cyrus may kakaibang impresyon na ang kanyang pagkakakilanlan ay higit na mahiwaga kaysa napaisip si Abby. Tuluyan ang inihinto ni Margo ang sasakyan sa harap ng isang restaurant pagkatapos ng 15 minuto. Pumasok si Tev sa restaurant at nagtanong, "Pribadong si Liv." Matagal nang hindi nagkita sina Margo at Jada oras, kaya natural lang na magkakaroon sila ng marami. Pag-usapan ngayon na sa wakas ay magkikita na sila. Bilang isang resulta, halos buong tanghalian ang ginugol ng tatlong babae sa pakikipag-chat at humahabol habang tahimik na kumakain si Cyrus kasama niya nakayuko ang ulo. Sabi nga sa kasabihan, lumilipas ang oras kapag nagkakaroon ka. Masaya. Sa isang kisap mata, isang oras na ang lumipas. Malalim ang usapan ng tatlong babae kaya sila hindi kumain ng marami. Gayunpaman, wala sa pagkain na sayang dahil natapos ni Cyrus mag-isa ang lahat. Nang mapagtanto ni Lavory na oras na para umalis, siya lumingon kay Jada at nagtanong, "Saan ang susunod, Jada?" Sa tanong niya, nilabas ni Jada ang phone niya at sumulyap sa screen. "I think medyo maaga pa naman ang alis natin pabalik sa hotel. Wala tayong magagawa sa kwarto. Bakit? Hindi ka ba sumama sa akin sa Harp Club?" Siya iminungkahi. "Ang Harp Club?" Nagulat si Abby sa kanya mungkahi. Nakaawang ang labi, tinanong niya, "Jada, bakit? Pupunta ka doon? Ano ang kawili-wili tungkol doon lugar? Paano kung mag-bar tayo?" "Abby," putol ni Margo kanya. "Nakalimutan mo na ba? Natutunan ni Jada ang alpa sa bayang ito noong siya ay isang maliit na bata.
Sa wakas ay bumalik siya pagkatapos ng maraming taon, so of course, she wants to go back to the club and have isang tingin. See, I've never lived in Holland yet, so I really hindi ko alam na dito natutunan ni Jada ang Alpa. Abi. Bahagyang tumango at nagpatuloy, kung ganoon, tayo pumunta sa club kasama si Jada. Hindi pa ako nakapunta doon. Aking si tatay ay laging nagnanais na ako ay makapaglaro ng piano, ngunit sa tingin ko ay wala akong tainga para sa musika. Bukod sa, imposibleng kunin ko kung paano laruin ang isang bagay. Ganyan kahit sinubukan ko. Nakangiti sa isa't isa sina Jada at Margo bilang si Abby nagreklamo. Paano kung ituro ko sa iyo kung paano laruin ang harp today? Tanong ni Jada, tinapik ang kamay ni Abby. Malaki, masiglang tugon ni Abby at bumangon. Sa kanyang mga paa, handa nang umalis. Hindi gaanong pinansin ni Cyrus ang tatlo, siya nga not the least interested sa girl talk nila. Kaya kapag siya napansin na nakahanda na si Margo at ang dalawa pa umalis, mabilis niyang itinaas ang kanyang ulo at nagtanong, ikaw ba aalis ngayon? Ye, problema ba yon? Hindi mo ba narinig yung tatlo lang tayo? Single ni Abby sa kanya, hindi nahihirapang itago ang kanyang paghamak. Sorry, I didn't. Umiling si Cyrus, pinindot ang kanyang bibig sa isang manipis na linya. Sa totoo lang, napahanga mo ako, Caleb. Inayos siya ni Abby tumingin sa kanya at nagpunta sa isang tirade. Paano naging kayo sobrang bastos? Simula nung pumasok tayo sa room, ikaw nang umunguya ng kung ano-ano. Nag-aalala ka lang tungkol sa pagkain at hindi nagkomento. Ikaw hindi man lang hinayla ang upuan para kay Lavery at kumain pa pagkain kaysa sa pinagsamahan naming tatlo. Talaga, paano ka? Kumbansihin siyang pakasalan ka. Binigyan ni Margo si Abby ng nanunuyong tingin at bamantong hininga. Pagkatapos naglakad siya papunta kay Cyrus mahinang sinabi, Cyrus, plano namin upang pumunta sa club ng Alba kasama si Jada. Gusto mo bang pumunta kasama kami? Ang Harp Club, nagulat si Cyrus at isang kisap mata ng kahihiyan ang bumungad sa kanya mata. Kung may marinig kayo na, Lavery or Margo, Callum or Cyrus.